So, welcome guys sa kusina ni Kuya. At ngayong araw ay gagawa tayo ng special crinkles kung saan paborito ng lahat, of course. And isa sa mga nakalinya sa atin na pag-aralan at gawin. Dahil this is my first time to do crinkles, itry natin kung hanggang saan yung kaya natin. Kung gaano kasarap abutin yung ating crinkles. And let's see. Let's jump into it. Sa paggawa ng crinkles, ito ang mga kakailanganin natin guys. 1/2 cup of muscovado sugar or yung dark sugar. 3/4 cup of cocoa powder. Tandaan guys, sa paggawa ng mixtures, kailangan laging nauuna ang ating mga dry ingredients. 1/2 cup of white sugar. 2 pieces of egg. 1/2 cup of vegetable oil. 'Yun naman ay para sa mga dry ingredients. Kumuha tayo ng salaan at salain natin ang mga natirang ingredients. Unahin na nating ilagay ang 1 cup of all-purpose flour. 1/2 teaspoon of salt. 1 teaspoon of baking powder. At saligsigin natin ito guys. Or salain natin ito ng maigi. Matapos natin mapagsama-sama lahat ng ingredients, haluin natin ito ng maigi hanggang sa makita natin yung consistency ng ating dough. Ngayon naman ay ilalagay natin ang huling ingredient, guys, para sa ating crinkles. Ito ay vanilla extract or chocolate extract. Ngayon naman ay itutuloy-tuloy natin ang paghalo, guys, para makita natin yung tamang texture ng ating hinahanap. At kapag nakita na natin guys na medyo thick na ang ating dough, maaari na itong iset aside at ilagay sa fridge. So maaari natin itong i-chill for 4 hours. At kung masyado tayong nagmamadali guys, pwede natin itong ilagay sa freezer for 1 hour. Then, why do we have to keep it in fridge guys? Siyempre, gagamitin natin ng mixture mamaya at kailangan matigas ito, para mas madali tayong gumawa ng form of circle para makoat siya ng mabilis ng icing sugar. Ngayon naman ay i-cling wrap natin ang ginawa nating mixture para ilagay sa fridge para hindi ito ma-contaminate. Tada! Time's up guys! So, ready? So, after 48 hours guys, char, only 4 hours guys. So, panahon na para bilugin natin ang mga ginawa nating crinkles mixtures. Kailangan bilug ito para mas madali siyang i-coat ng icing sugar. Tandaan guys, kung sa labas mayroong guidelines on social distancing, kailangan itong ginagawa natin. Naka-social distancing din. Sa hinaba-haba man daw ng proseso nito, ayan guys, sa wakas, maluluto na rin natin ito. Make sure guys na nakapag-preheat tayo ng ating oven ng at least 190 degrees. And then, we can cook this for about 10 to 12 minutes lang. Ganun lang kadali. Yun lang. Yan, matapos ang paghihintay, luto na ang ating crinkles! Tada! Yum, 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 yum. Ayan, tapos na ang ating chocolate crinkles. Sana nagustuhan ninyo ang video ko guys and thank you for watching. See you next time. Ciao!